Yes, magandang hapon mga kapamilya. Live na live po tayo ngayon. Yes, in all digital platforms, napapanood po tayo sa chat.abs-cbn.com. Ayan, live na live din po tayo ngayon sa YouTube ng ABS-CBN. Mag-subscribe lang, hanapin ang ABS-CBN Network YouTube channel. And also sa Facebook, live din po tayo sa Facebook ngayon. That's facebook.com/ABS-CBN Network with 18 million subscribers. Kasama po natin ngayong hapon ang ultimate multimedia star at ang princess of all media. Sabi? A social media star ka ba? Tony and Alex, mga kapamilya! Ayan, mag-hi tayo sa lahat ng digital platforms. Yes, ayan. Tatlong platforms po tayo umi-airing ngayong hapon. Nasa Facebook tayo, nasa YouTube, at nasa chat.abs-cbn.com. Wait, wala sa Friendster? Wala na. Nag-expect yung mga tao doon. Yes, bumati muna tayo sa ating mga netizens. Hi, ano netizens! Ako si netizens, yan ang mga expertise ni Halle. Yes. Oo. Yan ang kanyang mga tropa. Yes, just for a year, no? Talagang is what the... Yes. Social media, ang dami mo ng awards. Thank you. Hello! Ayan, Nox, si Janino. Ayan, naglalabas na sila mga kapamilya. And you're here because you are promoting your new book. Yes, yes. Pwede po ba nating makita? Yan ang actually, buong day na kami nagpa-promote. This morning, galing kaming Head Start. Tapos, ito kapamilya chat. Then later, we will be guesting in magandang yes. Mm-hmm. And tonight, meron po kami live sa O-Shopping. Live na live, pwede silang tumawag. Buy one, take one. Okay, pag-usapan natin ang yung book. Paano ba nag-start to? I mean, si Alex. Idea ni Alex to. Kasi si Alex, ayan, makikita nyo. She really started with this one and then the second one. And then this is parang yung third installment ng book niya. Yes. She thought of not talking about naman boys. Why not talk about my sister? Having a sister in the industry. Like, parang ang story niya is paano ang relationship ng dalawang magkapatid from being normal kids to getting into the crazy world of show business. Na parang hindi lang yung iba yung parang isipin niyo baka hindi kayo makarelate kasi hindi naman sila artista. Hindi, parang ipapakita dito na no matter anong pinagdaanan yung magkapatid, lagi niyong babalikan kung saan kayo nagsimula. Kahit na gano'n na kayong dalawa ka-successful or kahit ano man ang marating niyo sa buhay. Na parang lagi kang may kakampi kapag meron kang kakampi. Applicable siya sa lahat, hindi lang sa sitwasyon kasi mo. Kasi most of the time, hindi naman kami we didn't talk about sa showbiz. Kung most of the time, ang tinakal namin dito talaga, kung ano yung relationship namin nung nagsimula kami ng bata, which explains yung dynamics namin ngayon bilang isang magkapatid. Kasi a big part of your relationship today is how you were, and how you were as sisters nung bata pa kayo. Okay. How about the word sisams? Paano kayo nag-come up? Ito yun sa The Voice. Sa The Voice. Kasi may time na... Ito turn over sa atin. Eh parang nakalagay... Yung napaka-formal ng The Voice. Parang back to you, sis. Parang gano'n. Back to you, ate. Ay, ate. Parang back to you, sis. Mm-hmm. Ganun din ko na lang daw. Kasi nga, parang nasa backstage kasi. Kasi backstage ay babatid. Eh, sabi ko, ano kaya yung sis? Hindi naman kami nagtatawagan ng sis. So sabi ko na lang, back to you, Sadams. Tapos natawa si Leia. Natawa si Miss Leia Salonga. Sabi ko, okay, this is it. I made it na. Leia Salonga ba naman? Oo, oh, so si, parang naman. Tapos wala, tinawag na kami nila garlics noon. Sisams na. Oo, Sisams actually, hindi Sisams. Ah, Sisams. Tapos nakita namin na marami na rin gumagamit ng Sisams. So. Mm-hmm. Kasi before yung hashtag mo lang daw yan eh. Tapos marami na Sisams, mga ganun. Paano actually, naman, nakalimutan na nga namin kasi diba, hindi na talaga natin, hindi ko tinatawag talaga sa iyo, doon lang talaga sa The Voice. Tapos yun na. Tapos parang appropriate na rin kasi talaga naman. Parang yun lang siya yung nag-isip nung Sisams. Tsaka nung time na yun kasi, ay hindi pa pala yun. Tapos na pala. Kasi ay, diba, dapat pala nandyan. Kasi parang dati, di ba, nung time na may love team kayo ni Samildi, kasi parang pinaghahati mo yung time mo, Sisam. Pinilit pa. Gusto din malaman ng netizens natin paano kayo nag-come up dun sa 18 rules of sisterhood. Meron ba kayong usapan na, oh, nain sa'yo ate, nain sa'yo? Hindi. Ano lang, parang while we are writing it, parang nag-stop na kami dun sa 18, wala na kaming ibang maisip. So, hindi naman namin sinakto na
pinoint out lang namin yung mga pinaka-importante. Mm-hmm. Yung kung ano yung nagsha-shape. Pero hindi naman natin naisip na, 18 rules na pala. Oo, wala namang significance yung 18. Kasi nagkagawa lang kami ng ano mga rules. At saka feeling namin, wala rin talaga. Kasi ito, this was because yung sa pinagdaanan namin, kapag ano kami ng 18. Pero feeling namin, iba-iba yung dynamics ng magkapatid. Pwede sa ibang magkapatid, 19 rules, 15. May pwede sa iba, dalawa lang. Mm-hmm. Parang as you go through the book, ma-realize mo na, ah, okay. Kung sa amin, kayo na yung maglalagay. Kaya yung last part nito, alam mo, dapat yung position mo, upo ka dito, upo ka hindi, dito. Parang tinan mo. Ikaw na, upo ka muna. Question eh, para kayo na yung matutuloy ng chapter. Ano ba yung... Okay. Pwede bang may patikim kayo na ano na isang rule na favorite niyo dun sa 18 rules? Okay. Pwede ba natin? Your sister is not your enemy. So your sister is not your enemy. She's your kakampi. So meron akong gusto dito. Kahit anong pagkakatampuhan at the end of the day, mapa-brother man yan o sister, siya lang talaga yung kakampi sa'yo. Blood will always be thicker than water. For me, kasi you can choose your friends, pero you can never choose your family. Mm-hmm. Sila at sila ang kakampi mo. At the end of the day, sa dami ng pinagdaanan mo, sila yung kasama mo simula bata ka, simula nang pinanganak ka. Team, dapat kayo. Siya na yung kasama mo sa bahay, siya yung nakakita ng lahat. Mm-hmm. So sana, maging close kayo sa kapatid niyo kasi bigay-ligan din. Alam siya niya, yung chose, si ang sister siblings niyo ang chosen friends ni God for you. Mm-hmm. Oo, natingin niya ako kompleto sa ano mo, sa life mo. Yes, tapos, ang favorite ko dito is yung siya yung kakampi. Ako yung huwag kang maiinggit sa kapatid mo. Huwag kang gili envious. Huwag kang makipag-compete sa kapatid mo. Kasi dapat lagi mong isipin ang success ng kapatid mo. Kung ano man yung natamasa niya, success mo rin. So, kasi nagsimula kayo together. Kung gaano man siya naging ka-successful ngayon, tandaan mo, isipin mo, nung bata kayo nung nangangarap siya or nung wala pa namang superstar nung sikat pa lang siya or wala pa namang sikat na businessman or mayaman agad ng 1-year-old siya. So isipin mo, ikaw yung na-bless ni Lord na makita yung humble beginnings niya and kung paano siya nag-start dito sa mundo. So never compete and never allow na envy to run over the world. Dumaan ka ba sa phase na yan? Alex, yes. Dumaan ka sa phase na sobra yan. Sobrang masasabi pa yan. Nakasabi lang na, huwag maingit, sobra pala. Hindi. Pero, meron ako ang, ano ko nun, parang nagkaroon ako ng time na parang, ano, yung gusto ko yung attention na, for a time lang naman, yung attention na binibigay ng mommy sa kanya, or ng dad, mommy daddy sa kanya, same with mine. Pero, parang, ang ginagawa ko nun, hindi ako nagagalit sa kanya, nagagalit, di ba na ako nagagalit actually, parang ang sinisita ko parents ko. So, pag lagi ko sinisita yung parents ko, so, nagiging ako yung parang favorite. Parang very sensitive sila sa opinions ko, sa actually, pag binasa niyo yung book, marirealize nyo na a big part of who we are right now is because of what we've been through growing up. Yes. Tapos may iisip nyo rin, hindi lang yung para sa amin, may re-relate nyo rin yung sarili nyo na malaking parte kung sino ako ngayon dahil sa pinagdaanan ko ng bata ako. Tapos parang yun ang i-reflect ng book sa inyo. Kasi siguro isipin nyo, bakit si Tony parang minsan tahimik lang siya, hindi siya nagsasalita. Sa pag nakita namin siya in person, lagi ako nasasabihin na minsan suplada kasi daw hindi namamansin. It will explain what I've been through growing up. And then si Alex naman, lagi sinasabi sa kanya, si Alex maingay, OA, magulo, hindi siya katulad ng ate niya, tahimik lang, prima proper. Pag binasa niyo yung libro, malalaman niyo rin kung bakit. Tapos for a time, na-question ko din yung sarili, kasi nga diba dami yung sabi na, OA, papansin, yun lang, yun yung ginagawa ko. Nagiging komedyante ako because of my sister. So, parang sabi ko, baka nga ganun ako. Pero naisip ko, nung bata talaga tayo, diba? Nag-life coach pa siya. Kasi hindi niya mahanap yung sarili. Sabihin mo yung totoo. Nag-life coach siya for a year. Parang therapy yun. Nalunod ako sa droga. Hindi, kasi sabi niya, ate, ba't ganun? Bakit hindi ako matanggap ng society na ganito ako? Bakit sinasabi nila na ginagaya mo ate mo? Gusto mo makipag-compete sa ate mo? Gusto mo mahigitan yung ate mo? So, hinanap niya yung sarili niya. Actually, it took her 1 year to finally realize na I just have to own.
Yes. Kung ano yung, kung sino na ako. Na panindigan ko lang kung sino ako. Hindi ko babaguhin yung sarili ko dahil ito yung dinidikta sa akin ng society na dapat ganito saka, ka. Diba, dapat mas tahimik ka lang kasi ang ate mo, ganito siya. Naalala ko nung dati mga bata kami, 2 years old ako o 3 years old. Pinapa- oh, 2 years old naalala ko. Yeah, my genius, first, diba? My first word was arithmetic. Hindi, yung makita ko yung mga picture, di ba? Ako yung pinapatayo niyo sa ospital na alam ko may hawak pa akong supply. Tapos may video kami, 8 years old ako, ang ate 12. Ako yung sa gitna ng mga pinsan ko, ako yung salita ng salita. Ang ate, bumubulong lang, magsasalita lang. Pero ako talaga more... Mas vocal. Mas vocal. E nung time na yun. Actually, yung personal... Ba't naman ako maingit sa kanya nung time na yun? So, yung personality ni Alex, talaga. Mas pang showbiz industry. Uh-oh. Mas siya yung mas sociable, mas outgoing. It's just that ako, na-concentrate lang ako na gusto ko kumarte, gusto ko kumanta, gusto ko ano. Doon na-focus lang ako doon sa kaya kong gawin. Hindi kasi bullied siya talaga. Since bata. As in, doon pa lang sa nursery room ng sa hospital, sinisipa na yung hindi, bullied siya. So, nasanay ang ate ko na maging ano, reserve, maging hindi nagsasalita. Parang oo, oh, parang instead ng sabihin yung opinion niya, quiet na lang siya. Kasi all her life sa school, bullied siya. Ayaw gusto ko pag may ano sa school, foundation day. Kasi parang dun ko lang na-express. Pero, kumakanta ako, nakakatawa. Pag kasama mo siya, nakakatawa din siya. Diba? Oh, you're funny. You're funny. Hindi kasi mas nakakatawa si Alex. Yes, kasi ako, pag nagpatawa ko, yung sadlak talaga na talaga gusto ko talagang kung jologs, jologs, kung bastos, bastos, baboy, baboy. Siya kasi, pa-prim and proper. So, alam mo yun. Find yourself. Tsaka ganun yata siguro talaga pag magkakapatid. Pag-ate parang balance siguro. Kasi, diba? May parang, isa talagang maingay. Minsan, naano siya sa akin, Captain, huwag ka naman ganyan, huwag ka naman, ayoko naman ng ganyan ka. Pero, this is me, accept me for who I am. Tapos kakantayin ko na rin sa Greatest Showman. This is me. Tsaka glad kami na nahanap mo na yung sarili mo. Na na-realize mo na yan. Yes. Hindi habang buhay ay magiging shadow ka ni ate mo. Actually, hindi naman talaga ako, never mo naman pinaramdam na shadow. Kasi sa bahay, hindi naman din ako shadow ng ate. Ano ka ba sa bahay? Kasambahay. Ano lang, parang mas ano lang ang ate ko na oh, tingnan mo, kaya hindi ka naiintindihan ng ibang tao, ganyan siya. Parang minsan ganun kayo, nakaka-miss ka rin. Oh, kaya hindi ka naiintindihan ng tao kasi ganyan ka, why don't you try na maging prim and proper? No, actually, ano ko, ano naging therapy niya, surprisingly, it became her platform, was vlogging. Kasi, where can I express myself na hindi ako huhusgahan ng tao? Yeah. Na when I host a show, hindi nila ibobombard yung social media na... Sila mo si Cintia Ortega, mas sikat pa rin si Tony kaysa kay Alex. Wala naman kami sinasabi sikat mo. Kakawa ka ng chisme, Cintia Ortega, ha? Mo kung inaan dyan, kilala ko mga Ortega. Hindi, lagi nilang binabatayan yung mas sikat, mas ganito, mas magaling, mas maganda. In reality, ang totoong relasyon ng magkapatid, walang mas higit sa isa't yes. isa. Dapat walang comparison. Because we, you just really compliment each other. Yun yun. Actually, yung nga yung sinasabi ko kanina, yung vlogging, it became her therapy to show who she really is and what she wants to do in life, ano yung mga trip niya, ano yung ginagawa. Just so happens na within less than a year, nag 1 million subscriber siya. And then I told her, alam mo kung bakit siguro nag-work sa yung vlogging? Is because you are authentic. Yes, totoo. You're showing who you really are. Kasi sa TV, siguro hindi nila may... Siyempre, pag nag-host ng show, limitado lang yung espasyo mo para ipakita kung sino ka eh. Tapos pumipitik lang yun once in a while. So, minsan, pag siyempre, meron silang connotation na, or notion na pag-host, ganito lang. Pag binago mo yun, bakit siya ganyan? Okay, hindi namin siya gusto. So, may perception, di ba kasi ang mga tao, may perception na sila pag dramatic actress, naka dramatic actress, pag comedy actress, pag host, formal, ganito, ganyan, ganyan. Nagbabrand ka na nila as like that. Then, because of nice social stereotype. Media rin, na, nagiging, ano na rin, open na rin ang audience. Yes. Na hindi na typecasted yung artista na dapat ito lang, dapat prim and proper, dapat yun. So, hindi, kasi ang mahirap sa'yo, dahil na medyo finesse ako sa TV, kasi nung bata ako, ganyan to ako eh, nung mga WhatsApp days ko. Kaya lang na-realize ko, as I mature, and
when Derek Lauren talked to me, na when you host PBB, you have to have authority. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng, parang wasap-wasap. Kasi, dapat katatakutan ka. Paano, paano ka mag-i-evict kung magkaka-level lang kayo? Mm-hmm. You show your authority as well. So, nung inaral ko yun, bago ko na-earn yun, ilang taon kong inaral yun, na dapat pala ganito. Naaral ko yung stance ko, yung kung paano ko i-deliver yung sarili ko. Siguro dahil ang tagal na ng tao na napapanood na gano'n ako mag-host, nung pumasok siya, diba yung style ng hosting niya, kinumpare. Yes. Saka gano'n talaga eh, sa showbiz, diba? Pag magkapatid, tendency talaga, they will compare. They will try to make an issue. Mm-hmm. Pero ano lang, parang, kapit lang, shish. Wala ko pa hindi sinabi ko. Hindi, ano lang, dapat talaga, you just have to own yung differences ninyo, magkapatid. Tapos, if people won't get it, okay, fine. At least, alam, basta alam ng kaibigan mo, alam ng mga mahal mo sa buhay kung sino ka. So, yes, yun. May nabasa akong quote. Don't say yes to people and say no to yourself. Gets mo? Yes ka ng yes sa iba, pinapakita mo sa kanila itong gusto nyo, at the end of the day, pag uwi mo, hindi ka masaya. Pinipease mo sila. Then hindi ikaw yun. Yes. Whereas, you have no one else to please but God. Nagkaganong ka na na may project ka na ayaw mo. Madami. Nung bata ako, syempre na nagsisimula ako. Kung ano lang yung ibibigay, wala kaming parang chance na magsabi ng no. Kasi nagsisimula ka eh. Mm-hmm. Ikukunin mo lahat ng opportunity. Kahit na, of course, ang ano ko lang talaga, ang limit ko lang talaga is, no matter what happens, hindi ako magbo-bold or hindi ako maguhubad to get to where I want to be. Pero di ba parang nag-umuha tayo ng indie tayo dalawa? Hindi, so parang title ng butas ng kapatid. Hindi, parang nagbutas ng kapatid. Hindi, so parang yun yung, ayun, wala tuloy ako. Kasi sabi ko, hindi ko na nga. Hindi, parang ganun. Ano ba yung sinasabi mo? Nakakawala, kasi walang sa epidural kasi yan, nanganak siya. Kaganyan na siya. Walang kakulit ako. Eto bilang nabanggit mo na lang, Alex, anong nabago mula nang nakasal sa atin? Tsaka nagkaroon ng set. Nung nagkaroon ng kay Sevi, naging mas compassionate siya. Kasi before... Or, bakit naman parang hindi ako ano dati? Sinisipa-sipa mo lang ako nun eh. Hindi. What I mean is... Dati kasi... One word lang yung what I mean. Ang dati kasi ang ate, kunwari, mean, ginawa ko pagkakamali. Parang sobra na niyang ini, sobra na siyang... masyado siyang perfectionist. Mm-hmm. So ngayon nung lumabas si Sevi, parang mas ano na siya, yung parang mas lenient, mas open na siya sa, okay, sige, nagkamali ka, don't worry. Tsaka, for a time, dun lang niya sinabi, kasi one time nagka-text kami, tapos talaga nagkasagutan kami na, parang napuno na rin ako, sabi ko, Tin, nalaban na ako sa'yo. Wow. Parang sinabi ko lang na, ate, kasi nga sobra siyang mag-discipline, sobra siyang magpagalit, yung parang sobra yung pag-a-advise sa akin. First time na niya sinabi sa akin na I'm just doing this because I love you so much and I really want to protect you. Sorry kung if that comes off as parang sobra kong kinahihiya kita or ano kita. So first time niya yun sinabi sa akin na may anak na siya. Hindi ako kasi honestly, pag nababash siya, mas nasasaktan ako. Oo. Mas nasasaktan ako kasi hindi nila kilala yung Alex na kilala ko. Mm-hmm. Nakikita lang nila 1/4 or maybe 1/8 of her personality on TV. Pero kung husga nila si Alex, akala nila sila yung kasama ni Alex nung pinanganak si Alex, nung natutulog kami sa gabi sa isang kwarto, nagdi-dream pa lang kami. So, kaya gusto ko siyang umayos. Kaya kinokorek ko siya, inaayos ko siya. Hanggang sa dumating ako sa point na hindi ko magbabago si Alex. I'm just here to love her, accept her, and not change her. Just be there for her. Nasakal ka ba, Alex? Oo. Ako ngayon nasasaktan. Sa third time. Kasi alam ba't kinag-third time mo wala naman. Tropical country tayo. Hindi, alakas na ulan. So, medyo alam mo yun. Nasa pagnaan. Ba't pag naulan ka ba, laig mo ba mababasa? Malamig. Kinobera din ito. Anyway, so yes. Totoo yun. Nasakal niya ako. For a time. Dito. Physical pa lang. Hindi, time na siyempre, di ba, usually naman, kapag bata ka or growing up, na you're finding yourself and you want to parang come out of your shell. Mm-hmm. Pag pinakikialaman ka or may gusto kong gawin, parang nasasakal ka kapag ka ang daming naglilimit sa'yo or ang daming namumuna para sa'yo. Mm-hmm. Pero, narealize ko, kaya ganun ang ate, kasi pag nakita ko, kahit ganun siya na sobra niya akong sakalin, pag nasa stage na kami or pag nasa gipitan na, nakita ko na talagang she will always be
sa side ko, sa team ko, pagtatanggol niya ako whatever happens. Yeah. So, kasi, kaya ako ganun sa'yo, dahil napagdaanan ko na yun. Nung lumalaki ako, yung napagdaanan ko na yun, nung nabully ako, nagsisimula ako sa industry, na-reject ako, may mga artista akong na-realize ko, hindi naman pala true yung iba sa akin. So, bago pa niya pagdaanan yun, sinishelter ko na siya, sinishield ko na siya. At saka ang ate. Inwarningan ko na siya para hindi na niya mapagdaanan. Kunwari, may pero siguro mali yun dahil dapat i-allow ko siyang ma-experience niya yun para siya matuto para sa sarili. Pero ang ate, kunwari, meron sa akin, kunwari, may nakwento ko na ate, meron nag-experience sa akin. May naging bad experience ako sa katrabaho or sa isang tao. Napatawad ko na, siya hindi pa rin niya napapatawad. Madali, nakita ko, nako, hindi ko na naman inanong. Ganun siya. Saan mas nag-hold ng grudges si ate? Pero yung mga, kunwari, may mga nag-wrong, mga naka-ano sa kanya. Sa akin, lahat, kahit sino gumawa sa akin masama. Napatawad niya. Pero pag narinig ko, nagsumbong siya sa akin, ate, ganun din tumako. Pero yung mga nag-ano sa kanya, napapatawad niya. Pero yung sa akin, hindi niya napapatawad. Hindi naman siya hindi napapatawad. Hindi, pero parang ano siya talaga. Pinapatawad ko, pero hindi ko mapakitaan ng hindi ako plastic. Warm. Hindi siya warm. Kasi parang naisip niya ako lagi. Tapos lagi niya i-re-report sa akin. Nakita ko. Nakita ko, sabi ko, nakita ko, hindi ko siya tinignan. Mayu ako. Lumayo, hindi naman ako nagpaparin. Pero hindi na alam. Kumari may mga bad experiences sa mga ibang tao. Pag nakikita ko, hinahalikan ko pa yung mga yan. Hindi ako talaga sabi ko, ah, Adeline, nakita ko yung gumawa sa'yo na masama. Dire-diretso lang ako, hindi ko siya tinignan. Lagi siyang ginoon. Wala akong, parang wala akong nakita. Yung reply mo nga sa akin, yung very good. Very, very good naman talaga. Very good. Pero kasi, doon mo lang makikita na, ay, ano pala siya. Care pala siya. Yes, diba? Ano yung relasyon nyo ni brother-in-law? Kasi syempre, kilala din natin si Direk Paul na napaka-tahimik din, ganyan. For a time, si Direk Paul, hindi rin niya naman nagigets yung mga joke ko. Oo, dati. Sila. Oo. Pero ngayon, siguro mga nung mga ika-fourth year na nila, fifth year ng ate, yun nag-gets na niya. Tapos ngayon, magkasundo na kami, ano na kami. Nung magkasama kami sa abroad. Pag, nag-France kayo. Oo, pag naghihinar dito ang ate, kami you marry her. So, panindigan mo, parang gano'n. Oh, marry her. Parang ano kami ni Kuya Paul, parang minsan, pag magkasama kami, binubuli namin siya. Naano namin siya. Siya yung lagi namin inaasap. Si ano naman, si Mikey, kamusta kay Tommy? Okay, wala akong masasabi naman sa mga first time ko yun na wala ako talagang masasabi. Wala akong masabi. Kasi dati, di ba? Ang dami mo nang nasasabi. Dati, ang dami kong nasasabi talaga. Kung pag may pinakilala siya, hindi pa nagsasalita, ang dami kong nasasabi. Tsaka si Mikey yung pumasok na ayaw ng ate ko kasi nga gusto niya mag-single muna ako. Pero nung pumasok, wala akong nasasabi. Nainis siya, pero nung na-meet niya, nawala. Parang, wala nga akong nasabi, di ba? May sinabi ba kay Mikey? Hindi, meron ko pa akong sinabi sa akin. Kung sino man yung susunod ng manliligaw, huwag mo nang dadaling ngayon sa bahay ko. Kasi may bahay na kami ni Paul, di ba? Sabi niya, ayoko ng kung sino-sino, baka ang dami mo nang nadala dito, okay naman, isa pa lang yung nadala ko. Oo nga talaga to. Ayoko ng iba-iba. Huwag mo na ipapakilala sa amin kasi magiging friend namin, makipakikisamahan namin, tapos hindi kayo matutuloy, mawawala. Sabi ko sa kanya, kung sino yung dadalhin mo? So ayaw niya sure si Mikey. So noong mga first ano namin ni Mikey, hindi ko pinapupunta si Mikey sa house niya, tapos hindi ko pinapakilala sa kanya. Pero nung one time, na meet niya. Or pinakamalaking impact na dapat ipagkasalamat mo sa akin, inalaw ko si Mikey na bumisita nung nangarap ako. Yes. Siya lang ang bukod tanging hindi family na nakasin. Na nandun. And si Mikey pa yung kumuha ng baby. Wow! Napakabait na mo pala talaga. Napaka-welcome. Hindi na inalpa yung doktor. Related na to. Ganun ka-welcome. Yes. Talaga nga. Paano nyo i-differentiate naman yung sisterhood nyo sa ibang sister goals, ikaka? Iba ako per ibang-iba ba kayo sa ibang magkakapatid? Iba-iba ang dynamics ng magkakapatid. Merong love-hate, merong they challenge each other, merong they don't talk to each other, merong nandyan lang yung kapatid mo, papadami lang ng tao sa bahay. Oh, yun. Masabay mo lang kumakain. Anong parang ang ginagawa lang niya sa life is mag ano ng oxygen. Oo, parang may kapatid na housemate lang ang tingin mo.
iba yung at yung pinaka gusto ko sa pagiging magkapatid na yung dynamics na pare-pareho is kahit hindi, kasi mostly yung mga kapatid, kunti lang ko nakita na very expressive sila sa isa't isa every day. Yes. I love you sis, mahal na mahal kita. Yung very kasi magkakapatid usually love-hate relationship, di ba? Hindi naman talaga expressive sa isa't isa. Pero ang ina-admire ko na meron tayo is kapag kahit anong mayayari na may away kayo or hindi kayo nag-uusap, pero pag nagkagipitan or nagkaroon ng once you come for my sister, I will come after you. Yung kunwari, may naking malaking problema yung kapatid kahit mo. Kahit magkaaway kami. To the rescue lagi ang magkapatid. Parang whatever happens, andyan yung mga kapatid mo. Parang kahit magkaaway kami, pag narinig ako na naagrabyado siya, susugod ako doon. May mga kilala ko na hindi sila close. Pero kunwari, yung kapatid niya na bangga, kunwari lang sa ano, pupunta niya, sundin niya. Parang worried siya. Yung meron kang, si Lord nagbigay nun na yung love. You're connected by, kasi isang dugo lang dumadaloy sa inyo. Yes. Connected by blood kayo. Wala kayong blood. Mas maganda ba yung maraming magkakapatid? O parang sa inyo na dalawa lang? Sa amin, nag-work yung dalawa lang kami. Mas maganda yung mag-isa ka lang, wala ka lang. Selfish man. Hindi, kasi parang sa akin, parang apat na yung kapatid ko kay Alex. Mm-hmm. Contento ka na? Parang oo, parang binigay na lang kung ano yung needed sa'yo. Mm-hmm. Kasi, ewan ko, ba't nga isa lang yung kapatid? Eh, hindi na nandami na. How would you describe? May isa kasi kaming kapatid. Uh-huh. Actually, talaga, bunso, oo. Kaso, pinagpalit namin sa tuta. Hindi, positive. Nasa kaman, sis. Pasensya ka na. Hindi, wala kami. Kami lang. Wala talaga kami lang dalawa. Mm-hmm. How would you describe each other in one word? And bakit? Ah, i-describe ko si Alex. Mm-hmm. One word. Obnoxious. Point negative, you know? Kaya ko talaga papuri. Kasi maganda pa kanya. Oo, may nabasa kasi ako si Alex yung sagay sa Obnoxious. Sabi ko, ganda naman yun. Hindi, ano siya? Si Alex is... Honestly, Alex for me is perfect. Tara! But nobody's perfect. No, she's the perfect sister for me. God created her because she's my perfect match. For me naman, if I'm perfect, she's the mistake. My sister is very... Uy, dalawang word na yun, very. Okay. Delete very. Compassionate. Naging motherly. Lalo na nung naging mother, no? Kasi ang ate, compassionate siya sa trabaho niya. Compassionate siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam mo, hindi parang gusto mo sabihin passionate. Ano ba yung comb? Compassionate na maawain. Mm-hmm. Kasi kung compassionate sa trabaho niya, ibig sabihin may passionate ka. Passionate. Oo. Mahal niya yung trabaho. Kasi pinilagyan pa ng sasalita kung passion. Passion. Passion of... Pero siya may degree sa aming dalawa. Passion of... Tapos siya ng college. Siya ang passion of the sis. Alam mo yun? Yan siya yan. Very passionate siya tao. Pag nagbigay siya, ibibigay niya yung nilakam. Yung isang kamay, dalawang kamay. Pag pumasok siya sa isang bagay, ibibigay niya lahat. So, swerte ka kung nabigyan ka niya ng atensyon, nabigyan ka niya ng pagmamahal, na-share ka niya ng blessing, or na-share ka niya ng presence niya. Kasi, definitely, ibibigay niya sa iyo lahat. Yes. Sa panahon ngayon, lalo na dahil nag-vlogging ka na, Alex, parang your life as sisters is already an open book, no? So, marami nang na-i-invade, kumbaga, yung personal life niyo. So, kung ako, buyer, halimbawa, bakit ko bibilhin yung libro? Ano pang may offer ng libro na hindi namin alam tungkol sa inyo? Ako kasi, parang normally, lahat ng mga... Well, maka normally. Usually, lahat ng mga tao, pag nakikita kami ng ate, pag lagi ako may makikita, magsasabi, sister goals, relationship goals, talagang sister goals si Tony tsaka si Alex. So, minsan, may mga nagsasabi rin, sana ganyan din ako sa kapatid ko, sana ganyan din ako. So, this book, well explained kung ano yung pinagsamahan namin, kung bakit kami bakit parang tingin mo na sister goals, pero actually when you read this book, maiisip mo kung ano yung na-experience namin, same lang as na-experience mo dun sa kapatid mo. So okay, iba lang ng sitwasyon pero pareho lang. So kung siguro parang laging dami na sabi na
ay, kid, sana ganyan din ako ka-sweet sa kapatid ko, sana ganyan ang relationship namin. Hindi dapat sana, dapat ganun. Kaya mong gawin yun. Mm-hmm. So, this book will help you realize that what you've got, yung sister na meron ka, kakampi mo, your sister is the perfect sister for you. Out na siya, paano kami makakabili? And may online ba? Out na, sa Power Books, sa National Bookstore. Mm-hmm. Ayan, actually, yung last part niyo, scrapbook na siya. Para maging interactive siya, you can answer it with your sister, you can write mm-hmm. letters, you can compare notes. And actually, ang dami namin sinulat dito ng mga pinagdaanan namin ng childhood na ngayon lang ata namin nilabas. Oo. Na hindi alam ng lahat na bakit lagi nila sasabi, bakit si Alex binibigyan ng break sa showbiz ganyan, mm-hmm. bakit dahil kapatid siya nito, hindi ganyan, mm-hmm. hindi. Because Alex, all her life, put her life on hold because her sister was pursuing her dream. It's a revelation for me. Siya yung laging naghihintay sa labas ng audition. Siya yung laging naghihintay sa labas ng parking lot. Siya yung naghihintay sa hotel lobby. Siya yung laging naghihintay na matapos yung trabaho ko. Hindi siya pwede kasing iwan sa bahay, syempre wala naman siyang kasama. Mm-hmm. Yung hindi siya nabuhay, hindi niya na-enjoy yung childhood niya. Yes. Dahil lagi lang siyang nasa tabi ko. To support you. To support me. Nalala ko nung kumakanta ako nun sa Star City, lagi lang siya nanonood sa site. Tapos, gustong-gusto niya maging ballerina, gusto niya maging Ballet Manila ballet dancer. Tapos, sinabi niya sa daddy ko, kaya naman tayo na yun, syempre, ang priority yung dream ko. Na-set aside yung dream niya. So, wala siyang ginawa nung kundi mag-ballet sa bahay namin kasi hindi siya pinayagang mag-ballet. So, talaga all her life, hindi niya na-enjoy yung childhood niya kasi lagi lang siyang naging PA ko, naging standby. Yes. Mm-hmm. So, ngayon na nabigyan siya ng opportunity, I'm so happy dahil finally, she's doing something that she loves to do. Na hindi lang siya yung taga-kuha ng bag ko, taga-bantay ng gamit ko, taga-hintay ko sa labas. Yeah. And nag-work hard din naman si Alex, di ba? Para makuha niya yung... Nag-work hard ka din, para makuha actually, mo. Actually, nag-wait hard siya for me. Ang tagal niyang naghintay. Mm-hmm. Pero ako din naman, so this book also will show you, kasi syempre ang ate, may mga misconceptions, dahil ang tagal niya ng showbiz, may mga misconceptions sa kanya yung tao, tapos hindi naman din nila, syempre ako lang yung kapatid niya, ako lang yung nakaka-witness kung paano siya as a sister, as an ate. Mm-hmm. So, dito i-explain ko din kung paano talaga siya bilang isang ate and kung ano yung misconception sa kanya and kung ano talaga yung puso niya. Kasi minsan, ako rin na-hurt din ako pag may mga nagsasabi sa akin na, ay, ba't ang ate mo parang suplado siya, parang ganyan siya, parang masungit, mas mabait ka sa ate mo. Hindi nila alam, mas mabait ang ate ko talaga sa akin. Mm-hmm. So, parang sinama ko na naman sa ilo ko. Pero mas mabait siya talaga sa akin. So, Friendly ka, pero hindi ka naman ganun kabait. Oo. Grabe ka naman si hindi ganun kabait. So, magkano yung book pala sa mga bibili? 225 pesos, pero kung idodonate niyo yung kidney niyo. Ibigay niyo na libre na lang. Sa jar. Libre na yung book. Bigyan ka nun. Left or right? 225 pesos. Power books. So, yes. Ito yung lahat ng mga confessions namin ng ate ko, yung mga napagdaanan namin. Never pa namin na-share, actually. Saka paano nyo masistrengthen yung relationship nyo sa kapatid. Oo. And also, kung meron kayong problema with your sisters, yun tutulungan din kayo kung paano yun ma-mend. It's also a photo album. Nung mga never before seen photos siguro no ng mga samahan niyo as sisters. Feeling ko 'yun yung mission niyo in life, kayong magkapatid. Yung parang maging wake up call sa ibang magkapatid and be an inspiration to others, di ba? Nakasama pa si Chang. Yung mga exclusive photos pala siya. Yes. Tsaka yung mga kwento namin, snippets namin sa life namin na di namin talaga normally nakikwento sa TV. Yan ang kwento namin lahat. Tony, pag-usapan naman natin yung home city ko. Kumusta? Okay, 4 years na ba kayo? 4 years na? 4 na. 4 ba kayo? So, magsa-celebrate kayo ng... Pagka-celebrate namin ang 4th year sa bagong cast na. Okay. And lalabas ba kayo? Meron ba kayong pinaplan ng out-of-town shoot? Actually, or meron silang mga plan to go out of the country. So, hindi ko alam kung ano yung mapupusta. Kumusta na nadagdag si Piolo tsaka si... Ogie, Rufa May, tsaka Ogie Alcas. Mas naging masaya yung family, mas lumaki.
I mean, si Lloyd din naman will always be part of Home Sweet Home. Mm-hmm. He will always be Romeo. Nobody can replace him in that show. And whatever he has contributed, it will always remain that way. It's just that the family has grown. Lumaki lang siya. Mm-hmm. Dumami kayo ng dumami. How is it working with Sir Augie Alcacid? Si Kuya Augie, una ko nakatrabaho nung 14 ako sa Bubblegum. Mm-hmm. Talent pa lang ako. So it's nice na makasama ko siya sa eksena. Dati kasi nakikita ko lang siya sa set. It's nice na nakakabatuan ko na siya ng linya. Yes. So, nakakatawa. Dalawa yung character niya, di ba? Tapos minsan may mga eksenang parang tawang-tawa ka na talaga. Di ba? Minsan, masaya kasi yung show. Masaya lang magaan yung set. Walang stress, walang... wala. Masaya. How about with Piolo? Piolo naman, parang ano, parang hindi ko na kailangan mag-adjust pag ganyan si PJ. Parang memorize na namin yung isa't isa. Yes. Sanay na kayong co-work ang isa't isa. At ang Home City Home ay mapapanood to every Saturday after TV Patrol Week. Yes, congratulations and happy 4th anniversary sa inyo, Tony. Si Alex naman ay regular din nating napapanood sa weekend, Saturdays and Sundays sa I Can See Your Voice. Yes. Yes. So, hindi ba kayo nagkakaasaran sa inyong mga... Never kami nagkakaasaran. Tsaka, never? Ang daming nagtatanong sa akin na kung yun daw mga banter namin is scripted, kasi wala talaga. Kung pupunta kami sa set, wala kaming alam sa mangyayari, wala kaming alam sa sasabihin. Everything talaga is, ano lang, spontaneous lang. So, talagang, ano, ang ganda lang na dadagdag si Kuya Bayani. Mm-hmm. Even before Kuya Bayani, maganda yung chemistry namin lahat. Tapos nadagdag pa siya, so lalong sumaya. Ano yung pinaka-challenging as a investigator for you? Tingin mo? Or walang pero challenge at all? Siyempre yung ano, pag may mga guest, pero hindi pa naman nangyayari. Parang feeling namin, pag may guest na andyan, tapos ano siya, yung parang masyado siyang focus doon. Kasi siyempre nagbibigay kami ng saya, di ba? Yun naman yung yes. Mm-hmm. Minsan magugulo, minsan tutulong. Mm-hmm. So may mga, may guest, pero parang naalala ko, wala namang ganun. Pero pag may mga guest na masyadong serious doon sa game, parang ayaw nila yung inaano. Parang yun yung pinaka magiging challenge. Pero so far, lahat naman na nagiging guest namin, game sila lahat. Uh-huh. Although, may mga guest kami, like si Miss Leia, na ayaw niya talaga kami pakinggan. May sarili siyang game face talaga. Na ito yung gusto ko. So, tama naman siya sa lahat na kanya. May pinaka-memorable ka bang singer na naging ano nyo, contestant? Meron. Dalawa. Si Mensahero at si Grabba Shao. Kasi yun yung mga, hindi mo talaga isipin pero singer. Pero ang ganda ng boses. Yung pang international. Parang, yung isa parang Gary V, yung isa parang R&B na mataas talaga yung boses. Pero pag napakasimple lang ng itsura nila or ng look nila, hindi mo talaga iisipin. Pang I Can See Your Voice. Oo, yun talaga. Tapos ang powerful ng boses. Yung pagbire talagang mabibigla. At ang I Can See Your Voice ay mapapanood naman. Every Saturdays and Sundays. Saturday after MNK, Sundays after Rated K. Thank you! Yes, mga kapamilya, nagbabalik po tayo dito sa Kapamilya Chat. Live na live pa rin tayo napapanood sa chat.abs-cbn.com. Live din po tayo sa YouTube. Punta lang kayo sa youtube.com at i-search ang ABS-CBN Entertainment Channel. Sa Facebook din po with 18 million followers, live na live tayo. That's facebook.com/ABS-CBN Network. At gaya nga ng sinabi ko kanina, nandito sina Alex and Tony to promote their book, Sisms. And mag-game tayo ngayon, ito yung tinatawag nating If I Were You. Okay, sumuna natin si Alex, kunwari ikaw si Tony, so gagayahin mo si ate mo, at ikaw ang sasagot ng mga tanong for Tony. Number one, if you are Tony, sino sa mga naging leading men mo ang pinaka-close mo at bakit? Gagayahin mo si ate mo, ha? With all the gestures. Ako, pinaka-close. Hindi ako ganyan magsalita. Siguro, patake ganyan yung pwede mo. Si... Sino ba pinaka-close mo? Piolo. Mm-hmm. Bakit? Sa ngayon, si Piolo. Sa ngayon. Si Kuya Luis. Hindi, si Piolo. Sa ngayon kasi lagi ko lagi kasama. Ko kasama. Sa ngayon, si PJ talaga. Kasi grabe talaga, alam mo yun. Yan. Okay. How's life after mong ipanganak si Baby Sam? Okay naman. Siyempre, yung Linea Negra ko dito na wala na.
Hindi ako ganyan sumagot. Dapat tuni ka, ha? Hindi ako ganyan sumagot. Hindi ako ganyan sumagot. Ayusin mo yan. Gutom ako. Gusto ko after nito, kakain ako sa taas. Call time kami. 3 PM sa Magandang Buhay. Paano yan? Gugutom ako. Gaano mo kamahal si Mommy Pinty? Love Mommy Pinty. Mommy Pinty is best among the rest. Lahat na nag-iina ko siya, ang pinaka. Marami din nag-iina. Do you consider Alex as your BFF? Love Alex. She's one of the best. Sometimes, when I go to sleep, I always pray na sana I could be like you. But I never did. Okay. So, invite mo sila bumili ng book as Tony Gonzaga. Yes, mga kapamilya. Lahat ko kayo invited. Ang reporter. Ang may mga salita. Housemates, makakalabas ka na ng bahay ni Kuya. Parang may kente ka lang lagi. So, sana po mga kapamilya, makabili po kayo para sa inyo po lahat to ang season. Book. Grabe talaga. Oo, no? Sige, salamat po. Okay. Oh, eto naman, magbaliktad tayo. Si Tony naman ay sasagot bilang Alex Gonzaga. Okay? So, Tony, if you were Alex, who is your leading man? Ako? Ako? Siguro, si ano? Naging ngungo. Hindi ako siya. Parang ano? Ako, ang leading man ko sa buhay ko, ang daddy. Kasi, siya talaga yung first love namin ng ate ko. Usually, English ako. Hindi ko nga ano, alam ko lang nga. Okay, eto, what do you like most about your Ate Tony? Generous siya. Lahat ng meron siya, binibigay niya sa akin. Binigyan niya ako kanina ng shoes. Binigyan ko siya kanina ng shoes, FYI. Who is your ultimate crush? Jericho Rosales. Kasi? Gusto niya yung manly. Gwapong-gwapo siya dun sa medyo rugged na manly. Yes, lalaki-lalaki at Pinoy na Pinoy. Do you think Mikey is the one? Alex? In praying, he is. Sagot ni Tony yan. Ba't ikaw? Yeah! Okay, kung may ibibigay kang gift kay Tony, anong ibibigay mo at bakit? Extension ng oras in a day. Kulang ang 24 hours sa kanya. Mm-hmm. Para makasama si Sarah. So, bibigyan mo siya ng oras? Okay. So, ayan mga kapamilya, thank you so much on ating first game, if I were Tony or if I were Alex. Ngayon naman, punta tayo sa ating last game. Yan ay ang how well do you know each other. So, meron tayong question, walang kopyahan, kailangan nyo lang. Yan na naman, paano na naman si... Kailangan pareho ang sagot. Ano na ba to? Ask Tony na ba? Ask ah, oo, oh, balik na kayo as okay, Alex okay, and as Tony. Okay. Alright, so dapat mag-match ang sagot, okay? So 10 questions lang po bago natin sila invite ulit na bumili ng book. Ano ang favorite food ni Alex? Favorite food mo? Hindi na kasi kita kasama sa bahay. Sabihin mo nalang hindi tayo close, Rodney. Dapat maka 5 over 10 kayo. Oh, French fries and junk. Junk food, it's considered? Uh-oh. Okay, pwede. Dahil hindi healthy, ang French fries. Number 2. Ano ang favorite movie ni Tony na mismong siya ang bida? Oh. Parang feeling ko yung movie nila ni ano. Pero I'm hoping hindi. Yung movie niya ni ano. Sir FPJ, tsaka yung partners. Okay, starting over again. So that's 2 over 10. Question number 3, pinakaayaw ni Tony na ginagawa ni Alex. Ginagawa ni Alex na pinakaayaw ni Tony. Siguro you hate the most. Ready? Nag-aaway kayo. Ready, Alex? Naku, ang dami sinulang. Okay, jawlogs late. Alright. Maging ultra jawlogs. Question number 4. Pinakaayaw na pagkain ni Alex. Hindi na naman niya alam niya
kasi never siya nagtatanong. One-sided to relationship. Ikaw lang lagi yung nagtatanong. Wala. Walang pagbalik. Wala. Yung maasahan niya. Oh, tama. Ano yan? Zucchini. Zucchini? Oh, dapat maka 6 points kayo over 10 na. Ito na, question number 5. Pinaka-weird na mannerism ni Alex. Okay, gets. O parehong unan. Punda din ba ng unan niya? Punda ng unan niya. Kutkot ng punda. Yung unan niya kaplos. Yeah. Yung dulo. Ah, okay. Kinukutkot. So, correct. Okay, next. Kailan nagkaroon ng unang boyfriend si Alex? Naku, hindi ko. Naku, hindi sinabi kasi ni Alex. Kasi ang daming tagal tinago. Huwag na lang yan. Kasi ayaw ko magkabukin ako. Baka masabunutan ng mami. Kasi ang ganda ng image na nung college. Oh, okay. Sabi pa na. Ex ko si Paul, okay? May revelation pala. Okay. Para lang maging ganun. Dumami ba yung views na sinabi? Wala, okay. Parang wala. Hindi nadagdagan ng views. Okay. Ilang taon? Yes, oo. Hoy! 21! Hello! Okay. Next. Parang tinago mo eh. Sino ang unang naging love team ni Tony? Una, official love team. Sa kabila pa. Masagot kaya ni Alex? Oh, tama! Love JR! Love. Okay. Love to love. Ay, bago natin sa Pilipino. Eto, next. Favorite song ni Tony. Pag sa kanya, lagi kong alam yan. Favorite song ko. Ngayon? Hindi ko alam bakit love ko pala talaga yung song na yan. I love her. Let's see. Oh, you've got to wait, cool ka lang. Cool ka lang. Sa'yo yata yun. Relax ka lang. Okay, ito na. Question number 9. Laging kinakanta ni Alex ngayon. Lately. Lately. LSS. In my feelings. Uy, every morning yan. Naka 5 over 10 naman kayo. Nakaupo lang mami daddy nanonood. Proud na proud. Proud moment. Lagi yan, every morning yan. Oh, last question. Sumagot ka ng tama? Oh, ito. Dapat ko na kayo dito pareho, ha? Ano ang pang-ninth rule sa inyong libro? Hindi na yan, no? Kasi sila nag-arrange. Ah, okay. Pero may number siya, no? 1 to 18. Sinulat na kayo ng 18, pero... Libro nila, hindi nila alam, di ba? Yung panatan talaga, ha? hindi kami nag-arrange. Sinulat namin, pero hindi in order namin. It's for Okay. So fine! Kinaka-paste lang namin from the internet. Ginugol lang. Why I have to admit it, guys? No, no. Yes, para sa mga hindi pa nakakabili ng libro, invite na natin silang lahat. Again, na bumili ng Sizzoms. Oh, ikaw naman, invite naman. Go, Alex. Everyone, lahat po ng mga kapamilyat natin sa Instagram na nanonood, please get a copy of Sizzoms. It's a sister book for sisters by sisters. 18 rules. Sa lahat na may mga kapatid, pinakamatid, or sa lahat na may mga siblings, hindi lang po pang babae, pang lalaki din, or pang family. Yes. You have to get this. This is how to make your relationship with your sister goals. Hindi, tsaka marami siyang funny na kwento na makaka-relate kayo. Kasi one way or another, I'm sure, pinagdaanan nyo yun pag nag-away kayo ng kapatid nyo. And magkano siya ulit? 225. Sa Power Books. Powerbooks International Bookstore. Okay. Maraming salamat, Tony and Alex. At para sa mga hindi umabot, pwede nyo pong balikan ang buong chat sa chat.abs-cbn.com. Mag-subscribe po kayo sa YouTube. Hanapin lang ang YouTube Entertainment Channel. Okay? Or ABS-CBN Entertainment sa YouTube. Nasa Facebook din po. Punta lang kayo sa facebook.com/abs-cbn. Sa Facebook kasi napatid.
Okay, maraming salamat mga kapamilya, and thank you Alex and Tony. Good luck sa libro, good luck sa I Can See Your Voice and Home Sweetie Home. Thank you. Hanggang sa muli, thank you so much. Ito po ang Kapamilya Chat!